Iloilo, kilala sa iba't ibang mga tanawin dala ng probinsyang ito. Tulad ng mga magagarang struktura ng mga simbahan tulad na sa Miagao at Haro Church. Kilala din ito sa agritourism at pilgrimage site ng Garin Farm. Siyempre, hinding-hindi magpapahuli ang napakasarap na lapaz batchoy. Ngunit hindi lang ito ang makikita sa Iloilo. Sa Pototan, Iloilo, nabiyayaan ng mga magsasaka nito ng mga teknolohiya na tumutulong sa mga magsasaka na magkaroon ng mas magandang kabuhayan. Sa tulong ng gobyerno ng South Korea sa pamamagitan ng Korea International Cooperation Agency o COICA, ang Iloilo ay naging isa sa apat na lugar sa bansa na may Rice Processing Complex o RPC. Iloilo Rice Processing Complex ay isang proyekto ng COICA, ng Korean government through COICA at saka of course ng Philippine government. Ito ay nagsimula sa proposal na sinubmit ng Philippine government. So dito sa Iloilo, nag-umpisa siya ng 2011. Kung bakit ang Iloilo ay napili, isa ito sa mga major producing provinces ng Pilipinas in terms of rice. Ito ay inagurahan noong 2012. So, ang ultimate goal is, of course, matulungan ang mga farmers association, yung ating mga rice farmers, kasi yung proyekto ay to turn over sa kanila para sila ang mag-manage ng facility. At the same time, improve yung post-harvest, yung quality ng palay, ng bigas, pag-dry at saka pag-giling. Yung testing nila dito ay umaabot ng 68% yung milling recovery. Of course, yung post-harvest losses mababawasan at ma-increase yung income ng ating mga farmers. At yung ating consuming public natin ay makakakain ng quality na kanin. Itong taon na napapakinabangan ang Iloilo RPC kasama ang Pototan Multipurpose Cooperative o PFMPC at PhilMech, mas napadali at napabuti ang proseso ng post-harvest kumpara sa dati. Sa tulong ng Iloilo RPC, ang mga magsasaka ay nakakagawa na ng dekalidad na bigas, nababawasan ang post-harvest losses, at napapabuti ang pamamahagi ng bigas. Malaki ang tulong ng IRPC sa cooperative ng Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, lalo na sa palay trading ng kooperatiba at saka sa palabas ng magaling na or quality na bigas para sa mga konsumidor. Lalo na mapadali ang pagproseso ng mga palay, especially during rainy season. Kasi kompleto from drying to milling and we can have warehousing as well. Yung mga farmers, meron ng mapagbilhan ng kanilang produkto. At saka meron ding continuous supply of ready-to-eat rice with good quality. Lalo na yung arrocera o yung rice processing complex ay merong sorter at grader at ma-maintain niya yung quality at which is for the good consumption of the Filipino people. Pagdating ng RPC sa atin, dito sa amin, medyo tumaas yung presyo. Dati yung bilihan nasa 14 to 15, ngayon tumatakbo tayo 16 to 18.
ang presyo ngayon dito. Kaya malaki ang benefits. Tapos yung kilo natin sa labas, may bawas yan. Kahit saan dito, may bawas yan. Isa hanggang dalawang kilo. Sa RPC talagang 0-0 yan. Kung ano yung ano nila sa palay nila, yun lang talaga ang ano ang makikita natin ng number of kilos. Tapos ang 2 something na kilogram, talagang makukuha. Hindi tulad sa iba na baskula, medyo takaw pa yan. Nagawa din namin ng paraan yung ano yung mga dati mga problema. Dati nasa chiki talaga yung binibigay, ngayon cash na, nakakonvert na namin sa cash. Job employment na dagdagan tayo dito. Sa ngayon yung RPC may 20 na employees. Plus yung pakyaw ng mga liburer. Yung pakyaw pag oras ng tagani abot 10 hanggang 15 na tao yan. Kaya malaki yung itutulong nila. Yung challenges na inaharap namin ngayon ay yung skilled workers namin na kailangan ng training, lalo na nagpapalit-palit ng management. Pero because sa tulong rin ng ano ng PHilMech, nag-provide sila ng training sa dryer operator, sa milling operator, and even sa quality assurance and then sa marketing aspect. Malaki na ang naitulong ng Iloilo RPC sa mga magsasaka nito. Dahil sa IRPC, may bagong oportunidad para umasenso ang mga kanilang magsasaka kumpara nung nakaraan. Saan man galing ang magsasaka, umulan man o umaraw, ang Iloilo RPC ay handa para kunin ang mga ani ng magsasaka. Dahil din sa RPC, napoproseso ng magsasaka ang kanilang mga ani ng walang namamakyaw o middleman. Professional management team na binuo at train ng PHilMech. Yun po ang talagang kasagutan ng pagbinegosyo. Ang IRPC kasi, hindi lang po ang rice processing center ang nagninegosyo ng palay at bigas. Marami pong kakumpetensya nito sa buong lalawigan ng Iloilo. Kaya malalaking trader miller ang kakumpetensya nito. That's why we really need yung professional management team. At sila ang bumuo at nagbigay ng guidance sa ating mga magsasaka at cooperative. Isa pang tulong ng Iloilo RPC, nakakagawa na ng dekalidad na bigas ang mga magsasaka para sa kanilang konsumidor. Sigurado na ang bigas na pinoproseso ng IRPC ay dumadaan sa tamang proseso. Sigurado din na walang artipisyal na kemikal ang ginamit sa pagproseso nito. Garantisadong ligtas at sigurado pa ang timbang nito. At mabibili ito sa mas mababang presyo. Hindi kami nagdududa kung dito namin ibibenta yung ano yung palay namin kahit para parehas yung ano yung presyohan sa ano yung inano lang namin yung ang kilo ng palay namin ay eksaktong-eksakto. Kasi kung sa labas medyo dumidiskarte yung ano yung mga traders natin. Kaya kampanting-kampante kami kung dito namin dadalhin. Tapos yung sa milling naman, talaga maganda ang resulta, ang taas ng recovery. Compared doon sa mga traditional na arosira dito, kung tawagin namin dito sa amin. Oh. Kaya dito na kami nagpamil. Ang ganda talaga. Eh, pagtawag lang, mag-harvest ka, pipurasas, pipuwaklaras ako. Tapos, pagtapos harvest, tawag lang. Oh. Ilang minuto lang, dyan na ang sasakyan. Oh. Sa Poika, hindi na ako nahirapan maghanapan ng mga buyer pa. Kasi dito sa Poika, maganda ang offer nila. The same rate sa labas. Tapos, nakakatulong talaga sa aming pamumuhay kasi wala bang kinukupit sa presyo. Nagpapasalamat ako sa Poika RPC nga sa tulong din nila sa amin ng mga farmers regarding sa mga presyo at saka mga easy way sa amin na mag-transact ng business na walang daya. Ayun ang pinapasalamatan ko sa Poika RPC.
continue supporting sa aking asosasyon, Bagong Pag-asa Lateral F. Kung noon, madalas mababa ang kita. Iniisip kung saan kukuha ng paggastos at kung sapat ba ang kikitain sa ani. Ngayon, dahil sa RPC, ang problema ng mga magsasaka ay nasasagot na. Sa paghakot ng ani, pagproseso ng kanilang palay, pagbenta, hanggang sa pagkuha ng kanilang pinaghirapan na kita, yak maginhawa na ang pagpoproseso at nadagdagan na rin ang kanilang kita sa wakas. Sa Iloilo RPC, pihita ang magsasaka!